po. Oras na para sa mahiinit na balita. Binasahan na ng sakdal para sa mga kasong plunder graft si Senator Jinggo Estrada, Janet Limnopoles at iba pang kapwa akusado. Hindi naghay ng plea si Estrada kaya ang Sandigan Bayan na ang nagpasok ng not guilty plea para sa senador. Sinapoles muli namang naghay ng not guilty plea. Mula sa Sandigan Bayan, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Go ahead, Sandra. Sandra? No, ngayong araw na ito. At ang nangyari, Rafi, ay binasahan ng sakdal si Senator Estrada para sa kanyang plunder case. Gayun din ito si Janet Limnopoles. At si Estrada ay hindi nag-enter ng anumang plea. Kaya yung korte na yung nag-enter ng plea para sa kanya. Si Napoles naman ay nag-enter ng not guilty plea. Medyo nagtagal, Rafi, 2.5 hours. Dahil ang nangyayari ay yung graft charges laban sa kanila ay inisa-isa. At ganun din ang ginawa ni Senator Jinggo Estrada sa hindi nag-enter ng anumang plea. At ang korte na rin yung nag-enter para sa... At pagkatapos nga ng pagdinig, ay si Senator Estrada ay nagbasa ng isang statement. At ito ang ipapakita natin ngayon sa ating mga viewers. The cases against us were rushed and railroaded, and that due process of law was not observed, especially during the preliminary investigation by the ombudsman. Because of its overzealousness to be glorified as heroes by putting us behind bars, the ombudsman haphazardly filed an information before the Sandigan Bayan. Gusto kasi nilang magpasikat at ipakita sa taong bayan na kaya nilang magpakulong ng tatlong senador. Kaya naman naghahain agad sila ng information kahit na alam nilang wala naman talagang kaso at walang matibay na ebidensya laban sa akin. This also further bolsters what I have been saying all along, that this is politically motivated with no other intent but to persecute the members of the opposition while protecting their allies. Ngayon, lumalabas na kulang pala ang formasyon kanilang inihain sa korte at inaamin nila na nagkamali sila at depektibo at mahina ang kaso kaya gusto nilang baguhin ang mga akusasyon nila laban sa akin. If there are truckloads of evidence against us and that the case is airtight as they initially say, why is there a need to amend the information? Kung talagang malakas ang kaso at maraming ebidensya, dapat kahit nakapikit pang dalawang mata nila, ay kaya nilang isulat ng malinaw at walang pagkakamali ang mga paratang laban sa akin. Ayan, Rafi, ang statement, no, o bahagi ng statement ito si Senator Estrada. Siya ay nagsabi rin na okay naman ang kanyang pamilya. Bagamat sa isang separate interview ay sinabi naman ng kanyang ama na si Mayor Joseph Estrada na sa ay nababahala para sa kanyang mga apo. At gayon din para kay Dr. Loy Ercito na aniya ay iniinda itong pagkakulong nga at ang kasong kinakaharap ni Senator Jinggo Estrada. At lately daw ay panay ang dasal nitong si Senator Loy para sa kanyang anak. At bukod dyan, Rafi, namataan natin dito, no, si Dennis Punanan. At meron din nga mga co-accused gaya ng si DBM Undersecretary Mario Relampagos at ilang pang co-accused. At sa ngayon, Rafi, ay nakaalis na nga yung convoy ni Senator Jinggo Estrada dito sa Sandigan Bayan. Rafi? Sandra, muli bang hindi nagbigay ng pahayag yung ombudsman kung bakit in the first place ay kinailangan nilang maghain ng motion to amend information bagamat ito ay kanila ng binawi? Yes, Rafi, talagang ano sila, no, tahimik sila, ayaw nilang magbigay ng anumang pahayag sa media. Ang sinasabi lang sa atin ni Attorney Lopez, no, siya yung nag-head ng prosecution panel kanina, ay bawal daw silang magsalita kaya wala silang paglilinaw tungkol sa issue na yan, Rafi. At Sandra, nakita namin yung sa inyong video, no? Halos magkadikit o kaya magkatabi itong si Senador Jinggoy at si Janet Limnopoles. May pagkakataon bang nag-usap sila o nakinamataan nyo bang nag-usap man lang sila, Sandra?
Ang pagitan nila ay apat na row, ano? Pag bali nasa likuran bahagi ni Senator Jinggoy itong si Napoles. Ang arrangement kasi dito, kapag ikaw yung nakaharap dun sa mga husgado, lahat nung nasa kanan, yun yung accused tsaka mga lawyers nila, kaya hindi rin maiwasan na medyo nagkakatabi. Ika nga. Pero yung ang laging kausap ni Napoles, nakikita natin na papaligiran sa ng kanyang mga lawyer. Samantalang ito namang si Jinggoy, ang firming kausap, yung kanyang may bahay, nakatabi niya, at nasa likod naman ng kanyang ina, at may pagkakataon din parang nagkukwentuhan sila, no, ng kanyang amang si Mayor Estrada. Rafi? At doon sa maikling pahayag ni Senator Jinggoy na minabanggit pa rin ba siyang reklamo doon sa kanyang kinapipitan ngayon sa PNP? Wala na, Rafi. Ang statement niya ay ano talaga limitado doon sa kanyang pananaw kung ano yung klaseng kaso raw yung ipinay laban sa kanya, at hindi na niya nabanggit yung kalagayan niya ngayon sa kulungan, at gayon din mga nakadalawang questions lang ang media, pero kaya kinuha na siya ng kanyang security. Grabe. At para sa kabataan natin mga manonood, Sandra, ano na yung mga susunod na hakbang pagkatapos nitong arraignment kay Senator Jinggoy at kay Janet Limnapoles? Nag-schedule sila kanina ng pre-trial, no? Pre-trial conference. At kanina lang medyo hindi pa magkasundo dun sa pecha. May nababanggit na July 8 or July 10. Pero aalamin natin mamaya, Rafi, kung in the end, ano talaga yung napagkasunduan na pecha para dyan sa pre-trial conference, Rafi. At ang susunod na abangan sa Sindigan Bayan, Sandra, ay yung paglalabas kung meron man ng arrest warrant para naman kay dating Senate President Juan Ponce Enrile. Oo, yes, Rafi. Yan yung inaabangan din dito. Dahil nga for resolution na rin, no, yung mga motion na isinampan niya. At inaasahan na lamang kung may ilalabas pa o hindi na warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban sa kanya, Rafi. At Sandra, nakikita kasi natin yung convoy ni Ginang Napoles na pabalik ng Santa Rosa, Laguna. Kung sakasakaling mailabas na yung arrest warrant para kay Senator Juan Ponce Enrile, babalik ulit itong si Napoles para sa kanyang arraignment. Ganun bang nangyayari, Sandra? Oo, tama ka, Rafi. Bali, kasama nga rin siya. No? Sa lahat kasi ng kaso talaga, nandun talaga si Ginang Napoles. No? Kaya noong tinawag dito si Senator Redillo para sa arraignment niya, at gayon din, ito nga kay Senator Estrada, pareho siyang nandoon. At aasahan din na kung sakali man na merong warrant of arrest at may arraignment palaban kay Senator Enrile, ay kasama rin si Janet Napoles. At ma-share ko lang, Rafi, no, nung mas napansin ko, dahil na-cover ko rin sa noong arraignment ni Revilla, parang mas relax si Napoles ngayon, ano? Napapaligiran siya ng Muslimang mga babae, yung nakadikit sa kanya babaeng kulit. At may pagkakataon pa na napalingon ito doon sa media nung siya'y palabas na, at napangiti, no? Kaya na-capture din nung ilang mga cameraman at photographers din yung pagngiti niya sa direksyon ng media. Rafi? Okay, maraming salamat. Sandra Aguinaldo.